Bumaba ng 60% ang tax scam mula nang ipatupad ang SIM Card Registration Act ayon sa DICT. Pero ang ilang scammer nakahanap ng ibang modus para makapanggoyo pa rin. Alamin ang kanilang modus operandi sa ulat na ito. Nabawasan na pero nakatatanggap pa rin ng tax scam si Nonong. Minsan talaga maingganyo ka kasi kunwari nanalo ka daw ng 8,000 na ganyan, papasok sa Gcash mo pag naglaro ka ng ganyan. Kaso syempre alam mo naman na ba't ka papadala na ganyan. Pagka hindi ka talaga alerto sa ganyan, maaano ka na parang totoo kasi kilala ka eh, alam mo yung pangalan mo. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, bumaba na ng 60% ang paglaganap ng text scam o mga mensaheng ipinapadala para makapanggancho. Natitrace at nahuli na kasi ang mga taong nasa likod nito sa pamamagitan ng SIM Card Registration Act. Pinabablock din ng National Telecommunications Commission ang mga text scam sa mga telco at pinadedeactivate ang mga SIM card na ginagamit sa panluloko. Pero nagiging maparaan daw ngayon ang mga scammer at umiiwas sa paggamit ng SIM card. Nagpapanggap daw na business account ang mga scammer at nagpapadala ng mensahe gamit ang online messaging application. Pag nagpadala sa'yo na pinakiklik ka, magdalawang isip ka, huwag ka nga magdalawang, magtatlong isip ka. Pag pinagmamadali kang magdesisyon, scam yan. Meron po kayong hindi nabayaran sa Bureau of Customs. Pinupuntirya rin ang mga taong ikinonekta ang kanilang e-wallet sa mga online application at iba pang website. Dumadaming reports ngayon na kinakailangan natin pag-ingatan ay yung app-based, yung interconnection ng mga e-wallet tulad ng GCash, tsaka Paymaya, and other e-wallets sa mga apps na hindi nyo trusted. Kapag ka nag-login ka, tinanong ka, magbabayad ka, no? Tapos ang ilalagay mo, e-wallet mo, GCash or Paymaya mo. Ang hindi mo alam, nakasave na pala siya at nag-auto-debit siya, nag-auto-renew siya. Nabiktima na ng ganitong modus operandi si Chuchay. Isang beses lang daw siya gumamit ng online casino. Pero laking gulat niya nang bawas na lang buwan-buwan ang kanyang e-wallet. Siyempre na-shock kasi unang-una, bakit ako nabawasan ng ganito? Hindi ako gumagamit. Pangalawa, busy ako. Then, bakit may nababawas? Yun ang pangit lang kay e-wallet. Mayroon mga unauthorized na bawas. Imbis na ibibili ko lang ng ibang bagay, bakit nakaltas pa? Magre-request ang DICT na alisin ang automatic payment o diretsyong pagkatas sa mga application o website sa mga e-wallet. Samantala, isang commitment signing ang ginawa ng DICT kasama ang TikTok, YouTube, Google at Meta para palakasin pa ang cybersecurity at protektahan ang mga gumagamit ng online platform. Kalezal Pardilia, para sa bayan.